So importante rin, ngayon nga sabi sa inyo, na tuloy-tuloy lang ninyo na hanapin yung mga trabaho, mga opportunity dito sa Canada dahil hindi natin alam, no? Again, patuloy kong sinasabi sa inyo na ayusin ninyo ang inyong resume. Kahit ano pa ang inyong gawin na hindi man maayos ang inyong resume, kahit abutin pa kayo ng dekada dyan, hindi kayo mapapansin ng employer dahil ang inyong mga resume ay hindi akma doon sa mga hinahanap. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Ako, ayos lang. So again, itong ating, dito naman tayo sa ating channel, ano? At again, sa mga baguhan lang sa ating channel, ang pinag-usapan dito ay talagang mga opportunity dito sa Canada. At sa mga job seekers dyan, sana itong ating video ay makatulong ito sa inyo kung paano maghanap ng trabaho, ano ba mga trabaho na pwede nyo applyan dito sa Canada. Dahil talaga sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy lang ang inyong paghahanap ng mga trabaho. Again, sa mga baguhan lang, huwag ninyong kalimutan i-subscribe at huwag ninyong kalimutan i-click ang notification bell para like and updated tuwing meron akong bagong ina-upload dito sa ating channel. So, ganun pa man guys, ano, sabi ko nga sa inyo na talagang ang opportunity dito sa Canada ay talagang napakarami at napakalawak ng mga opportunity. Kumbaga, ano ba yung magagandang opportunity? No? It depende lang naman sa inyo kung talagang ano yung inyong mga qualification. And again, sinasabi sa inyo lagi na kung ano man ang inyong mga work experience, doon kayo maghanap ng trabaho. Okay? Kung mayroon kayong work experience sa pagiging housekeeping, ano? Focus kayo sa housekeeping. Hindi kayo pwedeng magpunta sa warehouse dahil talagang napakalayo yan. Okay? So, importante na kayo mismo alam ninyo yung inyong dapat applyan para at least kayo maka-qualify. Dahil ang dami nagtatanong sa akin, Kuya Noy, ang tagal ko na nag-apply dyan sa Indeed, sa yung iba, sa workabroad.ph, or doon man sa job bank. You know? So, again, importante kasi na talagang yung matching, no? Yung match ng inyong work sa mga hinahanap din. And isa pa, kahit nga sinasabi ko sa inyo na paulit-ulit lang, na importante rin na yung inyong work experience plus ang inyong resume ay talagang ayusin ninyo. Dahil sasabi sa iyo, kahit gaano karaming trabaho, kahit gaano karami ang opportunity para sa inyo dito sa Canada, tapos ang inyong resume ay talagang hindi pansinin, sayang, di ba? Sayang din yung effort ninyo na kayo ay nag-a-apply, tapos wala man lang resulta. Do? Kaya nga sinasabi sa inyo, ako ay nagbibigay ng gabay sa inyo na sana lang, no, yung ibang nagpatulong sa akin kung paano yung inyong resume, ay talagang sabi siya, ayusin ninyo. Yung inyong work experience talagang importante na, kumbaga, isalaysay ninyo lahat. Ano bang ginagawa ninyo sa work experience? Merong isang nagpagawa sa akin ng work experience, ng kanilang resume, kung ano ang experience niya nung una, same din yung pangalawa, same din yung pangatlo. Hindi ganun, no? Medyo iba-ibahin naman. Hindi yung copy-paste lang. So, iba-ibahin ninyo ang mga wordings. Importante kasi yung mga key. Na mga key kung ano, paano gamitin yung mga tamang words para sa inyong resume. No? Dahil ang daming talagang masasabi ko talagang hindi maganda. No? Na talagang kailangan ayusin ang inyong resume. Importante talaga na kumbaga tumbukin diretso. No? Tumbukin diretso. Ano bang mayroon sa resume nyo? Tumbukin diretso. Kasi yun ang importante. Huwag na tayong magpasikot-sikot pa. Dahil ako, straightforward din ako magsalita. Sa mga sa tinatawagan ko na talaga ako straightforward magsalita. Dahil ayoko nung pasikot-sikot dahil waste of time. You know? So, anong gusto mo? Ito ibibigay natin. Okay? Yun lang yun. So, but again guys, ano itong ating hahanapin ngayon? Dahil, again, sabi sa inyo, ngayon ay May pa lang at ito ay yung mga naghahanap sa fruit picking, no? Sa mga hotel, sa mga machine operator or mga welder dyan, mga technician or ano man ang mga trabaho nyong gusto nyong applyan, talagang titingnan natin, ano? Dahil sana itong Canada ay magbubukas na itong tanggapin ng Amerika
yung proposal na magsusupply ng oil doon sa Amerika. So pag natuloy yan, guys, talaga sabi sa inyo, sisigla ang ekonomiya ng Alberta dahil nga sa napakaraming opportunity, no? So but again, hindi na natin to haba-habaan yung ating kwentuhan. Tumbukin na natin kung ano bang mayroon, no? So unahin natin, guys, yung dito tayo sa Indeed. At again, ito po yung aking nakita, yung fruit picking naman, yung fruit picker. Sana ay makatulong to sa inyo. Ang fruit picking kasi ay nagra-run ito until mga August, eh. So tuloy-tuloy nyo lang maghanap ng trabaho dahil ang British Columbia, like for example ito, cherry picking, no? So itong season na to, itong buwan na to, May, June, mga cherry yan. Tapos pagdating naman ng buwan ng July, mid-August na, mayroon namang ibang mga prutas yan. Maraming mga vegetables and fruits, no? Talagang tuloy-tuloy nyo lang na paghahanap, no? Again, ito po yun, cherry picking, nasaan mga cherry picker? Hinahanap po, general farm worker. Ito po ay sa Saskatoon and to sa British Columbia. Sabi sa inyo, sa British Columbia. Na ito sa Kelowna, ang daming prutas dyan sa Kelowna. May mga grapes dyan, mga cherry, at maraming mga prutas dyan. Dahil I think that was last year, punta kami dyan. So mga farm workers, ano, talagang vegetables, farm worker, harvest laborers, napakarami. Ito ay nasa mostly Vancouver or sa British Columbia area and sa Ontario. Kaya anuhin ninyo, mayroon man sa Saskatoon, but again, ang Saskatoon din ay talagang napakaraming farm, no? So I hope, guys, talaga sabi sa inyo, dito sa itong ating hahanapin, like for example, yung housekeeping, ano? Dahil meron ako ditong housekeeping dito sa Indeed. Sana po ay makatulong to sa inyo at ilalagay natin dito 3 days lang, ano? Ipifilter natin. So again, room attendant, housekeeping, kung kayo man ay may mga sapat na mga experience. Itong Invermere, nandito doon kami nung weekend, no? Napakaganda dyan. At ito po ay talagang, dahil nagsi-season na rin, dahil magsa-summertime na, so ang mga tao ay napupunta na sa mga resort or ito sa Invermere, no? Example sa Invermere, marami din napupunta dyan dahil maraming mga hotels dyan. So again, tuloy-tuloy nyo lang na hanapin yung mga housekeeping attendant, mga room attendant, or mga anything na mga sa hotel, subukan nyo. No? Yung ating mga kabayan na nag-graduate sa hotel and restaurant management, subukan nyo. No? Kung kayo may mga sapat na maganda ang inyong resume, sinasabi sa inyo, ayusin ninyo ang inyong resume. Dahil gaano karami ang nakikita nating trabaho dito, kung ang inyong resume ay hindi maganda, ay sorry na lang, dear. Okay? So again, tuloy-tuloy nyo lang, guys. Hanapin ninyo dito. And again, sa mga nagbabalak sa mga drafting, ano, sabi ko sa inyo, yung mga draftsman na nandyan sa kung saan man kayo, may nag-PM sa akin sa draftsman, nasa Maynila daw sila, pero ang kanilang kontrata ay nasa ibang bansa. So again, sabi sa inyo, marami ng drafting na nagbubukas sa Canada. Ako hindi pa ako makaalis sa trabaho ko kasi nga ako'y magbabakasyon sa Pilipinas. Hey, see you soon, Philippines. Again, napakarami, no? Subukan nyo lang to dahil talagang napakaganda na marami. Kung kayo man ay naghanap ng mga caregiver naman, no? Mga caregiver din, dito rin natin to hanapin, caregiver naman. So, napakarami. Lahat ng nasa isip ninyo, isulat nyo lang dyan sa search yung may binocular dyan or magnifying glass. Hanapin nyo lang, caregiver dyan, napakarami din, be sure, mga personal caregivers, no? Subukan nyo lang, kung kayo man ay may mga certificate sa caregiver, kayo man ay may mga certificate dyan, may mga training kayo, mga NC2, subukan nyo, okay? Subukan nyo, subuk lang, push lang kayo ng push, guys, dahil hindi natin alam, baka sa makalawang araw, kayo na yung makarating dito at magkita-kits tayo, huwag nyo kalimutan, ha? So again, pupunta naman tayo ngayon sa iPumps, ano? Dahil itong iPumps din, medyo meron din silang mga trabaho din dito na nagpo-post. At again, ito nga yung wilder nga, kung kayo man ay mayroon kayong sapat na mga experience dito, ito po'y mag-expire sa August 8 pa. Okay? Ito po'y high school lang, ELS certified, mayroon kayong 2 years work experience, ay okay na to.
At kung alam ninyo itong mga aluminum and stainless TIG at saka yung MIG welding, praktisan nyo ito kung hindi nyo alam. Okay? Again, ito namang reading plans and drawing assembly. Kung hindi ninyo alam kung ano paano magbasa ng plano, let me know. Kaya tulungan ko kayo paano magbasa ng plano. Okay? So, madali lang yan. Basic lang to ang English nito. Okay? Basic lang ang English nito. So, again, manufacturing aluminum, accessory, accessories and trucking and light industry. A lifting industry pala. So, again, subukan ninyo to. Okay? Walang masama, guys, kung kayo yung magsubok-subok. No? Again, bisitahin nyo itong iPumps dahil marami silang posting dyan. Meron silang mga metal works, mga liberal metal fabrication, mga CNC machinist, babae o lalaki kayo dyan. No? Pwede kayo mag-apply dito as long as kayo ay qualify. Kaya kasi sabi sa inyo, importante, himay-himayin ninyo na maayos sa inyong resume. Okay? Ito mga draftsman din, mayroon ding mga taga-iPumps na nakarating din dito sa Canada pero nasa Ontario sila. May nakausap ako, I think dalawa yata sila na napunta ng galing sila iPumps. No? So again, sana ay kayo din ay maka-apply din dito sa iPumps. So again, dito tayo sa workabroad.ph, no? Sa ating mga kaubayan na kayo man ay nasa ibang bansa o saan sulok ng mundo kayo, pwede kayo mag-apply dito. I-send din nyo inyong resume sa kanilang mga website. Okay? So may maritong material handler, yung mga auto mechanic, mga technician, press, mga itong mga andami silang pinupost, guys. Talagang andami silang pinupost dito. Kaya nga sabi sa inyo, time to time i-check ninyo. Almost every day sila ay nagpo-post, ano? May mga technician dito, may mga electrician dito. Sana ay kayo ay makapunta at mabisita ninyo itong workabroad.ph. Ito po ay wala kayong babayaran. Walang placement fee. Okay? Walang placement fee dito. And again, itong may nakita ko dito butcher. No? Ito sa mga nagtatrabaho sa mga slaughterhouse. No? Kung kayo man ay nagtatrabaho sa slaughterhouse, itong butcher na to, ito po ay nasa Nipawa sa Manitoba. Subukan din nyo to. Dahil ang daming hinahanap dito. 100 na mga butcher. So kung kayo man ay may mga experience sa mga cutting-cutting dyan, ng mga bone cutting or anong mga cutting dyan sa butcher, banata ninyo to. Kasi hindi natin alam, baka naman kayo ay makarating din dito. Ano? Kasi importante lang. Ang importante lang kasi guys, na kayo ay makatawid ng Canada. Pagdating nyo dito, pagdatapos ang kontrata ninyo, kayo ay makapag-PR, kaboom. Diba? Ayos na, pwede na kayo umalis sa kumpanya. Hanap na kayo ng trabaho. Or kung gusto nyo mag-aral, di ba? So, importante rin, ngayon nga sabi sa inyo, na tuloy-tuloy lang ninyo na hanapin yung mga trabaho, mga opportunity dito sa Canada dahil hindi natin alam. Hindi natin alam, no? Again, patuloy kong sinasabi sa inyo na ayusin ninyo ang inyong resume. Kahit ano pa ang inyong gawin na hindi man maayos ang inyong resume, kahit abutin pa kayo ng dekada dyan, hindi kayo mapapansin ng employer dahil ang inyong mga resume ay hindi akma doon sa mga hinahanap. Diba? Yun ang mga tips, guys, sinasabi sa inyo. Yun yung mga tips na sinasabi sa inyo na talaga importante. Kahit sinasabi sa inyo, maraming mga vlogger dito sa Canada na nasabi daming trabaho. But again, hindi kayo napapansin ng mga employer because ang inyong resume ay hindi halos ganun kaganda, hindi ganun ka-attractive, hindi competitive, di ba? Importante yan. Maniwala kayo sa akin. Dahil ako ay isang job seeker din ako. Isa rin akong hunter sa trabaho. Ngayon lang ako medyo naglaylo dahil nga sa okay na may trabaho ko. Okay? So again, kung mayroon kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo below or i-PM nyo ako sa aking Facebook page. Same name po, Noitibs Vlog ang aking Facebook page. Kung meron kayong mga katanungan, i-PM niyo ako kung ayaw niyo mag-comment sa baba. Walang problema tayo dyan. Okay? So again guys, sana po ay makonsider ninyong i-like at i-subscribe. Kung hindi po kayo nakapag-subscribe at huwag niyo kalimutan, kalimbangin yung ating notification bell para at least kayo'y laging updated tuwing meron ko ina-upload. And again, pwede niyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto rin at nagbalak at nagnais pumunta sa Canada. Okay, again guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako po si Noitibs. God bless and have a wonderful day. Go, 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 go.
hustle, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need.